Hi guys, maligayang pagbabalik po dito sa channel natin. Magandang araw po sa ating lahat. So sa bagong video po natin ngayon ay mag-workshop po tayo at siyempre kasama na yung tutorial. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ilang beses ko nang nai-upload ang materials na ito. So ito po yung ficus concinna o mas kilala sa balete. Simula nang nailagay ko ito sa kanyang training pot, ay nasa 2 years na po siya dyan na hindi talaga nagalaw. So kung makikita nyo, may extension po siya na nasa taas. Ngayon, ito na yung time na tatanggalin natin yung extension na o ire-repot talaga natin siya. Sa mga bago palang nagbonsai o mahilig sa bonsai, marami talagang paraan ang pagbubonsai. So yung ibang mga paraan ay hindi palang masyadong nadidiscover na mga ilang nagbubonsai. Yung mga ibang paraan ay hindi pa lang masyadong na-discover ng mga nagbubonsai. So sa kahit anong uri ng materials ay pwedeng gawin ito. Hindi lang sa ficus concinna. So workshop natin siya ngayon. So bago tayo magsimula sa pag-workshop, ay nais ko munang pukusan yung bawat branch niya para na rin mas maliwanag sa inyo, sa mga nanonood palagi sa channel ko, para matutunan din nyo kung paano siya gawin. So lapitan lang natin. So ito yung first brand niya. To. So mayroon siyang apat na brands. So tapos yung mangyayari dito, dalawa lang yung matutuloy dito. Bali ikakat natin siya dito. Ito lang yung dalawang matutuloy. Tapos dito yung second brand niya is nasa kabila. Ito pala ang second branch, dalawa rang pwede sa tatlo ang itutuloy natin dyan, dalawa rin ang itutuloy natin, pwede rin sa tatlo. Tapos dito tatlo, pwede sa tatlo itutuloy. Tapos dito hindi pa tayo mag-cut dito dahil medyo nahuli yung mga branch nya, maliliit pa yung sanga. Dito naman sa apex nya, possible na makat ito lang yung isa na gagamitin natin para di masyadong mahaba yung height nya base sa kanyang laki at forma ng isang bonsai materials. So okay, so dito naman sa isang to na branch nya, possible na ito lang yung isa o kaya ito, pipilian na lang natin yung dalawa maya. Tapos simulan natin na tanggalin yung kanyang extension para makita natin. Dalawang taon po siya dyan ha. So kahit ako, first time ko pa na gumawa ng ganitong bonsai materials na pang long roots siya o exposed roots na mas mataas talaga yung forma niya. So tatanggalin na po natin. So magsimula na po tayong mag-workshop. Thank you.
So ito mga bro, natapos na po siya nating i-workshop. Talagang voice over lang talaga ako dahil medyo maingay talaga kanina habang nagbablog po ako. So at least nakikita nyo kung paano ko siya i-workshop. So kakaiba po talaga siya. Long rods po siya. Tapos temporary ko lang siyang inilagay dyan sa pot habang nag-wiring po ako. Maya maya lalagyan natin siya ng lupa. So nag-collect po ako ng lupa galing sa ibang lugar na kulay dilaw. So susubukan natin ilagay dyan tapos imimix na lang natin ng soil garden. Gusto kong magkaroon talaga ng mas iba yung disenyo ng isang bonsai materials. So ngayon nalalagyan natin siya ng lupa. May nilagay talaga ako kung makikita nyo yung dilaw na lupa. Galing pa yan sa ibang lugar habang bumabiyahe ako pag sa tingin ko na may nagustuhan ako na engaged po sa pagbubonsai ay dadalhin ko siya. So yan, nakita ko yung dilaw na lupa kaya dinala ko at susubukan ko yan sa red balete para makikita ko yung resulta niya mga ilang buwan pag nagsibol na siya simula ngayon. Nagbabaka sakali ako na may maganda siyang epekto dahil yung sa mga river sun, matagal na akong gumagamit ng river sun, depende sa materialis. Pero sa red balete, din ako masyadong gumagamit talaga ng river sun. Halos sa mga repot ko, basta red balete, iba na yung ginagamit ko. Kahit sa mga mataba na soil garden, din ako gumagamit kapag red balete talaga. Yung red balete kasi, pag develop na siya o mas nakuha mo na yung forma niya, di mo na kailangan ng mataba na lupa. Dahil kapag gumagamit ka ng mas mataba na lupa, di mo ma-achieve yung pinaka-red na dahon niya kapag ikaw ay nag-trim o kinakalbo mo siya. Sa red balete kasi, mas okay lang siya pag may tubig. Number one yan, tubig. Mahilig talaga sa tubig yung red balete. Nababanggit ko na yan sa mga nauna kong vlog. So kung nanonood ka pa hanggang dito, salamat ng marami.